You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Yo mga hatek, no? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV. At sa video ng ito, pag-usapan natin itong smart projector ZMR M1 Pro na sobrang portable. Nagulat talaga ako sa mga ibang features at sa mga ibang kaya niya pang gawin na typical na hindi ko nakikita sa mga ibang projector. Pag-usapan natin lahat yan mamaya. So sa box, may brown box tayo dito. Nakaligyan si MR M1 Pro. Sa loob ng box, nandito yung projector natin. May kasama itong dedicated na power supply. Then meron na rin siyang kasamang HDMI para i-connect natin sa PC natin. Yung ibang projector, wala nang ganito. So bibili pa tayo ng separate na HDMI para makonect nga natin dun sa PC natin. Good thing to na meron tayong HDMI dito. At hindi lang din to yung kasama na free sa box. Meron din tayong tripod na binigay ng CMR. Then meron tayong manual dito na usually sa mga gatong manual di natin binabasa, pero kailangan nating basahin to para sa mga connection lalo na sa phone natin. At last dito sa box, meron tayong remote control. At straightforward lang din yung remote control natin. Kung makikita nyo lang dito, yung back button, home button, volume tsaka mute lang. So yun yung mga yan. At ito lang yung projector natin na sobrang liit. Kung di ako nagkakamali, siguro nasa 5 inches lang yung laki nito. At yung lapad siguro nasa 4 lang o 3 lang. Sobrang compact talaga o sobrang portable. Sa likod may speaker tayo rito, isang HDMI para nga sa computer natin, isang USB para kung gusto mong magpatugtog o manood ng pinikula gamit yung USB, meron tayo dito. At hindi lang siya para sa ganun. Sinaksakan ko to ng mouse tsaka keyboard, pwedeng-pwede siya. Mamaya i-demo ko sa inyo kung bakit napagsabay ko yung keyboard tsaka yung mouse dahil isa lang yung USB port natin dito. Then at last, yung infrared sensor para sa remote control natin. Then sa top, meron tayong manual zoom rod dito. Kapag in-adjust na din, magiging tama yung screen natin at hindi siya magiging blur. Depende sa layo ng projector natin o sa gusto mong laki. Makakapanood ka dito ng 50 inches, 80 inches, up to 100 inches. Although yung projector nito is 720p lang, pero malinaw siya. At yung playback niya sa YouTube tsaka Netflix, support siya ng 1080p. So malinaw pa rin talaga. Sa tabi ng manual zoom rod, nandito yung power button natin at touch capacitive to. Ang cons ko lang dito, kapag ginagalaw ko yung rod, medyo tinatamahan ko siya at namamatay yung projector natin. Sana nasa side na lang yung power button. Pero kung maingat naman kayo, hindi mo naman siya tatamaan. Yun lang siguro yung cons ko dito. Ang presyo pala nito is naglalaro sa 6,000 to 7,000. Minsan may mga sales, may mga discount pa yan. Ilalagay ko na lang yung official link sa description natin o dun sa comment section. So kung mapapansin nyo, sobrang linaw nito at sobrang bright ng color niya. At nagustuhan ko din yung kulay na binibigay ng projector na to. Sobrang ganda talaga. Wala akong masabi pagdating sa ganito. At sobrang lakas din ng sounds nito. Hindi ko na-expect na sobrang liit niya, pero malakas yung sounds niya. Hindi siya sabog, saktong-sakto lang talaga. Minsan hindi ko pa nga matodo yung volume nito dahil sobrang lakas talaga. Sabi ko nga kanina, parang may 100 inches na TV ka na o parang nalunod ka na sa sinihan. Sa ganda ng projector nito, sobrang liit pero maliwanag at bright yung nakikita ko. Yung color, okay na okay din para sa akin. So tignan natin yung mga ibang apps nito. Ngayon pagbukas natin ng projector na to, makikita natin yan, may Netflix tayo, YouTube, Prime Video, NBC at marami pang iba. Yung storage nito is 1GB of RAM, 16GB of storage. So malaki-laki din. So yan, may video, music, settings. Sa settings, check natin settings. I-connect natin agad sa Wi-Fi natin. Kapag na-connect natin sa Wi-Fi natin, automatic na okay na yun. No, ganun lang siya ka-simple. Mayroon din tayo na Bluetooth settings para sa music natin. Kung gusto nyong gawin pa-music tong projector na to, pwedeng-pwede siya. Sa projection settings naman, yan. Meron tayong ganyan. Keystone. Yung manual. Yan. Yan yung manual keystone natin. Actually, parang digital na to. Dahil sa isang projector ko, parang manual na yun. O may physical na keystone yun. So, dito parang digital na siya. Pero nakalagay manual. Then, may digital zoom tayo. Check natin. Yan. Kung pwede mo siyang i-zoom. O yan. Laki yan at litan na hindi ginagalaw yung projector na physical na projector natin. So may manual tayong ganito, zoom out, zoom in. So yan, back tayo. May mga application settings din tayo dito.
date settings, language, other settings, yan, may HDMI, at kung ano-ano pa. Sa about naman, yan, makikita natin yung memory natin, yung version ng Android natin. So, nasa Android 9 pa lang tayo dito. Sa mga applications, yan, meron tayong file manager, Netflix, at marami pang iba. Ang support niya sa Netflix is 1080p lang din, pero malinaw naman sa paningin ko. Ang nagustuhan ko sa projector nito, straightforward lang talaga. Kapag pumunta ka sa movies, yan, automatic siya na yung mag-search para sa'yo. Check natin tong mga movies dito. So, maraming mga movies dito eh. Yan. Kapag kinlik natin yan, automatic, yan, pupunta siya sa YouTube. May mga movies talaga yan sa YouTube na maganda din yung quality. So, yan. Kapag kinlik natin sa YouTube, automatic movies yan. Check natin yung quality. Sorry. Yan. Nasa 1080p tayo dito. So wala tayong 60fps, 30fps lang to. At sana may 4K na sa mga susunod na ganito. Actually sa Netflix, hindi ko pa malagay sa Netflix to kasi wala pa akong account. O, nakalagay pala dun sa TV ko. Next time, ilalagay ko na yung account ko dito para mas lalong ma-enjoy ko pa yung projector na to. Sa music, siya din yung maghanap ng music para sa'yo. Kunwari yan, sa rock. Ayan. Actually, direct din yata to sa YouTube kung di ako nagkakamali. Yun, direct din sa YouTube. So, may music tayo sa YouTube. Siya na yung mag-search sa'yo. Pero, pwede ka naman mag-search kung gusto mo. At mag-direct ka rin sa YouTube mo. So, malakas talaga yung volume. Hindi ko siya matodo kasi alas 3 na madaling araw. At marami ka pang pwedeng i-download dito. Hindi lang yung mga nandito yung mga nakikita mo na pwede mong galawin. Pwede ka pang mag-download ng mga applications dito. Actually, kahit games pwede pa. Yun nga lang sa games, hindi mo siya malalaro ng maayos kasi hindi pa updated yung remote control natin para sa mga games na ganito. Pero may ma-download naman tayo. Dahil meron tong App Store. Yan, check natin yung App Store. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng account dito. Pwede mo siyang i-download na directly na dito. So, may apps pa ako nakita dito na Miracast, YouTube, Netflix, Bluetooth speaker, tsaka yung Chrome. Actually, yung Chrome na to, pwede tayong mag-search na kung ano-ano dyan dahil Google Chrome na to. At ang ginamit ko dito, yung keyboard tsaka yung mouse ko. So, yung keyboard ko, may additional siya na USB para ilagay ko dun yung mouse ko. At isang USB na lang yung kailangan ko dun sa projector. Kaya, kayang-kaya yung projector nito. Kapag yung keyboard mo, may kasamang USB, pwedeng-pwede to. At kung may splitter naman tayo, kayang-kaya naman siya. So, pwede mo pagsabayin yung keyboard mo at yung mouse mo. At ang pinaka nagustuhan ko dito, sharp yung image niya. Kahit nasa 100 inches tayo, kayang-kaya pa rin ng projector na to. At kung mapapansin nyo yung kulay, sobrang ganda rin ng kulay nito. So, sobrang liit niya lang at isa pang napansin ko, hindi siya masyadong mainit. Dahil nga may fan to sa loob at hindi siya maingay. Actually, hindi ko siya narinig na maingay siya. O may fan ako narinig. Sobrang silent lang niya. So, ayun, sobrang recommended ko tong smart projector na to. Sobrang compact, sobrang liit, ang lakas ng volume. Maganda yung binibigay na color. Kahit na 720, pero sa YouTube, support nga siya ng 1080p at marami pa mga settings na pwede natin paglaruan dito. Kumbaga para may cellphone tayo talaga dito. So meron nga siyang 16GB of storage, 1GB of RAM. Actually, mabilis na yon para sa gantong projector. So dito may storage na tayo. At sobrang kulit talaga ng projector na to. So yung link ilalagay ko na lang dun sa description. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. When you hear some shit, your throat all slit. If you don't post this, and I won't be missed. Hell no, I'm pissed. I'm the only rapper in this game worth shit. I go it on my own, don't need nobody's help. I do it all alone, I'ma do it by myself. All these lyrics on my own, you won't put me on the shelf. Every punch that I throw, I can send your ass to hell. Better run, bitch, now. You don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, don't wanna fuck with me.